Eto na, samahan nyo ako ang laking plastic ng FedEx. Tignan natin kung anong laman ng ating mystery box. Hello, hello, hello mga kabishi! Welcome back to my channel! Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please click the subscribe button sa baba at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Ngayon ay January 17, 2022. Ang isi-share ko sa inyo ngayon ay tungkol sa mystery box. Alam niyo mga kabeshi, totoo pala ang mystery box. Kasi noong January 3, 2022, nag-try ako mag-order ng mystery box sa AliExpress kasi nakita ko siya na lumabas sa nung nag-i-scroll ako sa AliExpress, nakita ko yun. Nag-try akong nag-order ng mystery box, dalawa. Pero kaagad-agad namang dumating yung isa. Pero ako sa AliExpress nang walang expectations. Noong January 10, may tumawag sa akin na shipping company daw. May tinawag nila na kukunin nila yung tax ID number ko para pang-claim daw ng package. Kasi daw may dumating daw na package sa akin. Sabi ko, wala akong ini-expect na package from other shipping company. Ang ini-expect ko lang package from post office. Ngayon, sabi nila, meron daw. Sinabi ko nga nila yung pangalan ko, yung address ko, telephone number. Sabi ko, oo, tama lahat yun yung information ko. Ngayon, yung tumawag sa akin, sinabi nila na ang laman daw ng package ay something smart. Sabi ko, ano kaya yun? Sabi ko, na curious ako. Tapos, hindi ko talaga inisip na yun pala yung galing sa mystery box na in-order ko po, kung anong shipping company yung tumawag sa akin. Sabi nila FedEx. Sabi ko, nagtaka ako, na curious talaga ako. Hindi pumasok sa akin na yung itinawag pala nila ay galing sa mystery box na order ko. Kaya talagang nagtaka ako. Hindi, sinabi ko pa nga sa tumawag sa akin na wala akong ini-expect na package. Sabi nila, package daw from Malaysia. Nagtaka talaga ako. Sabi ko, sino kaya gumamit sa pangalan ko? Sino kaya ang nagpadala sa akin? Nag-isip-isip talaga ako, hindi pa talaga pumasok sa isip ko na yun na pala yung mystery box na order ko. Ngayon, nung na-curious talaga ako, tumawag ako sa FedEx. Sabi ko, pwede bang buksan nyo kung ano yung laman para malaman ko kung tatanggapin ko o hindi? Sabi ko. Tapos sabi nila, oo daw, bubuksan nila. Tapos tatawagan daw nila ako kung nabuksan na nila para alam ko. Tapos tinanong ko kung kaya ko yung tax na babayaran para mabayaran ko. Tapos Miyerkules, tumawag ulit sila. Sabi nila, ikiklaim na daw. Tatanungin lang nila ako kung gusto ko daw na i-claim, i-receive para ma-claim na. Tapos sabi ko, magkano ba yung tax? Sabi ko, kaya ko pa naman na bayaran. So, tatanggapin ko na lang. Tapos,
ang sabi nila, nung tumawag sila, it's an AirPod. So, sabi ko, tanggapin ko na lang. Sayang din naman. Kaya ayun, nag-desisyon na rin ako. Kaya sabi nila, pag okay na daw lahat, mag-i-deliver daw nila sa akin. Kaya nung Thursday, naghintay ako, pero wala, hindi nila dineliver. Friday, hindi ako pumasok. Pumasok, yun din yung time na dineliver nila yung item. Kaya sabi ko, nag-isip na rin ako. Kaya Friday ng gabi, nag-message sa akin yung amo ko na may notice na iniwan yung FedEx. May packets daw akong i-take claim. Kaya mga kabeshi, samahan nyo ako mamaya mag-open ng package natin from AliExpress, from Mystery Box. Hinihintay ko lang yung asawa ko para pick up niya ako dito. Punta kami mag-claim sa FedEx. Kaya samahan nyo ako mga kabishi. 1 hour later. Hello mga kabishi. Eto na. Samahan nyo ako. Unlocking plastic ng FedEx. Tignan natin kung anong laman ng ating mystery box. Ito siya yung papel, yung ano nila, invoice. Ang laki na plastic. Pero maliit lang yung laman. Kaya eto na. Eto na, nabuksan na. Ano kayang laman? Tan-tan-tan. Oops. Ah, ito yung pinaglagyan na binuksan nila, nilagay pa nila ulit. Oops, meron pa ulit. Oh, may papel ulit. Papel ng FedEx. Ayan, oh. Ang daming maabubot. Ay, nilagay pa, may lagayan pa siya na ano, isang plastic. Ganito yung plastic nang natatanggap ko sa post office. Nilagay na nga nila ng ganito. Tapos nilagay pa nila sa kalaki-laking FedEx bag. Alam, ito na siya. Ito na. Yay! Ayan siya, oh. Kikita nyo, guys. Ito lang yung laman ng ating FedEx. An AirPods. Buksan natin. Ito yung charger. Mayroon din siyang user manual. Ito na siya, guys, oh. Kita nyo? Kita? Ayan, oh. It's an AirPod.
maliit lang siya, maliit. Yan o. At least, sulit ang pinambili ko ng mystery box. Ilalagay, ipapakita ko sa inyo yung kung magkano ang presyo nito sa AliExpress. Ang pinambili ko ng mystery box ay $11.28 sa dalawa. Ito na yung isa. Hinihintay ko pa yung isa. Lalagay ko yung kung magkano ang AirPods. Kaya sulit din. Salamat mga kabeshi. Sinamahan nyo ako na magbukas ng ating mystery box. Yung susunod na mystery box, ipapakita ko ulit sa inyo kung ano yung magiging laman. Pare-pareho din tayo, hindi natin alam. Para sa akin, ayos na rin ito. At saka yung presyo nito, ayos na rin sa worth ng pinambili ko sa dalawang mystery box. Kaya sa susunod ulit, see you guys! See you mga beshi!